pop-up itong kanyang TPS. So magpa-function na rin ito. Papaano niya yan, di ba? Sira. May CV ang disco may. Mapagpalang araw guys, another tutorial na naman tayo ngayon. Ang nasa harapan nyo ngayon is yung intake manifold ng Suzuki DA63, DA64 o DA52W. At lahat ng K6A guys, halos same lang sila ng system pero iba-iba yung function. Pero almost same lang sila ng buong mechanism. So pag-usapan natin guys yung TPS, sensor, IECB at kanyang MAP okay, sensor. Okay, so tara, let's go. DA63, DA64 na MAP sensor. So tinanggal ko na to kasi mag-overhaul ako ngayon bago ko siya ikabit. Lilinisan ko muna pero bago ko siya linisan, papakita ko sa inyo guys kung paano natin siya tatanggalin. So ito ang tawag nito guys, may part ng taas ng DA63, DA64 na sensor na ito. Ang tawag nito is MAP sensor. Ibig sabihin, mass airflow pressure. Yung pressure, siya yung mag-re-reading ng mismong mechanism ng pressure ng hangin sa loob, yung pasok ng hangin dito mismo sa kanyang intake manifold. Okay, so ito yung gamit niya guys. So once na malfunction yan, yung idling mag-rough, hindi gaano maganda yung idling niya. Okay, so sunod naman na tinanggal natin itong kanyang TPS o throttle position sensor. Yung throttle position sensor guys, tatlong terminal yan. Kung makikita nyo, yung isa ground, automatic na yan. Yung isa naman positive, 12 volts. And then yung isa naman is yung 5 volts o yung ECM na sender. Okay, so huwag kayong magtataka bakit tatlong terminal yan. May iba kasi yan, dalawa lang. Pero most of the ganyan, tatlo, apat. Okay, pero ito yung pinaka-common, yung tatlo. So ito tatawag na throttle position sensor. So pag magsisetting kayo nito, kailangan ang voltahe nila na malabas sa kanyang ECM is 5 volts. Minsan kasi, once na mag-6 na yan, ibig sabihin advanced na yan, mas mataas na yung RPM. Okay? So kailangan, and then minsan magbaba naman, below 5, ibig sabihin mababa yung RPM. So dito ka rin mag-a-adjust. Okay? So ibig sabihin nito, siya yung magko-control mismo sa yung throttle position sensor ng inyong idling stage. Okay? So kung meron kayong pwedeng idagdag, pwede mag-comment just comment down below guys. And then ito naman tinatawag na IECB, bulb for intake air control bulb. So dito naman naglalaro guys yung meron kang tinatawag dito na ayan o, yung cooling system. Yung cooling system niya, lalamig iinit yan dahil pag-once na nag-under ka ng makina mo. So hahanapin niya yung tamang idle o yung tamang temperature ng engine. Kasi ma-reach niya na yun, mag-open close na ito. So mag-function na rin ito kung paano niya i-control ng bibigay siya ng feedback kay ECM na ito na yung temperature sensor. So ibig sabihin, kailangan na niyang mag-open kasi nga na-reach niya na yung kailangan niya na mag-open or mag-press kasi na-reach niya na yung temperature na akma para sa kanya. So mag-function na siya guys. So makikita niyo yan, lima yan, limang terminal yan. Kung di ako nagkakamali, lagi na always may ground yan, may positive talaga yan na 12 volts and then may sender na 5 volts and then mayroon din niya na 1.8 and then 1.9, 1.7 na voltahe. Tapos minsan nawawala, babalik, nawawala, babalik. So centralized yan ng ECM. So control yan ECM. And then yung pag shut off niya, meron din yan itong wire na dito guys. Hindi ko lang alam kung saan dito. Meron din yung connection ng kanyang sa temperature sensor. So meron din yan dito. Kaya magulat ka, sobrang dami, almost 6 sila. Kasi mayroon niyang coil, ibig sabihin mayroon niyang magnetic field sa loob. Kaya once nga na reach niya na yung tamang init, magagaling siya guys. So, ayun. Kaya may spring, ibig sabihin magtataas, para mag-lock siya dito sa supply ng kanyang intake air control valve. So kukontrolin niya yung pasok ng minor mo, si ito yung magbibigay ng sistema. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So okay na, gagawin natin, tatanggalin natin to. Ikakabit natin to ngayon sa mismong pinag-overhaul natin. So ito yung mga basic pointers na pinapakita ko sa inyo para kahit paano meron kayo idea. Kasi talamak talaga ngayon yung dagsa ng maraming mga big eye engine, especially mga Suzuki na 12 plus.
So ito yung mga problema karamihan nila. Binablog natin to para makita paano kuha niya yung basic pointers kung paano siya malalaman. Okay? So once may problema yung sensor mo na yan, mag-appear yan, magkikita mo yun sa dashboard, makapasa mo na yan, lalabas yung kanya, natawag na check engine. So ibig sabihin, may problema yung sensor. O either electrical connection or wiring. Okay, once naman na wala siyang check engine pero nagbuburo-buro siya, so may problema yung mechanical. So doon yan nagkakaroon ng difference, guys. Magtataka ka, wala kang check engine pero yung makina mo ayaw nang mandar o nabuburo-buro or tawag niyan yung walang hatak, walang power. So nasa mechanical na yan, okay? Buksan mo natin ito, tapos nililisan natin, guys. Okay, tanggalin ko muna, so balik tayo. Okay, balik tayo, guys. Tatanggalin natin yung tatawag na ECB. So yung ECB laging may ano yan, may flow yan ng tatawag na yung cooling system, yung temperature niya. Kasi once na ma-reach niya na yung tamang init, bibigay siya ng signal sa ECM para yung idling stage ng kanyang under ng engine eh mag-stable. Pumalo siya ng 850. Maglalaro yan sa 750 to 850 na idling stage. So yan ang pinaka maximum, yung pinaka the best na idling stage, guys. Yung 850 RPM. Okay? So, buksan muna natin ito ngayon para maglinis natin isang tira lang. So, ayan. Kalas-kalas na yan siya, guys. So, maglilinis pala kayo nito. Kailangan kalasin nyo na rin. Kasi para sulit yung linis nyo. Okay? Tanggalin na natin ito. So, ingatan nyo magtanggal ito. Kailangan may mga gasket kasi ito eh. So, ingatan nyo na hindi masira. Kasi wala pang ano ito. Nagang setting pa siya. Ayan. Kita nyo. Dikit-dikit. Tsaka, ayan o. Sobrang dumi. So, ngayon, makikita nyo ngayon dito, guys. Bakit siya merong ano dito? Siya lang kasi merong may system yan sa loob. Mechanism. Para yung, ano niya, yung init niya, magbibigay yun ng information kay ECM. And then, mag-open close na siya. Once na halimbawa, ma-reach niya na yung tamang init din. So, siya din magbibigay ng opening close. Ayan o. Ayan. So, yung idling niya, guys, pag once na mag-open yan, mas lalakas yung, kita niyo itong butas na to. Ayan. Oh. So, once na mag-open kayo, mag-open pa lang kayo ng engine, mag-engine start pa lang kayo, mag-open close na automatic yung kanyang shutoff valve. Dahil dito magmumula. Ayan o. Yan. So, kung titingnan nyo, saan galing yan? Dito yan. Dahil ito yung natatawag na ano mo, yung mechanism. Ito, mechanism din ito, guys. Sa temperature yan. Ano. May mechanism dyan, motor. Maliit. So, ano yan? Tawag yan, yung para yan thermostat. Pag mainit na yan, nag-open, close din yan. So, gumagalaw siya. May mechanism yan sa loob. Okay? Tingnan nyo. Ano. Yan, gumagalaw yan. So, kailangan mo linisan yan. Ngayon, pag nag-open ka naman, ayan o. So, saan ba yung forma niyan? Pag ganyan siya, forma niya, di ba? Yung butas na ito, papunta yan dito. Dito. So, ngayon, pag nakarating niya yan dyan, may butas na naman ito rito, papunta naman dito. Ayan, yung butas niya, guys. Ayan, kita niya, may butas yan, dito yan. So, yung hangin, nagbumula dito. So, ngayon, yung butas naman na yan, yung dinadaanan niya dito, is galing naman dito. Kaya, yung ICB mo, nakalock yan, ganyang forma. Okay, so siya magbibigay ng open close. Ayan o. Open close siya, depende na sa ECM. Kaya magugulat ka, gumagad ang minor, tumataas ang minor dahil dito. Siya yung nagko-control ng intake air. Okay, so yung hangin na pinapasok mo once na mag-idle stage ka, kontrolado niya ECB. Ayan, kung sila ang ICB mo, hindi mo makukuha yung dami minor, yung malikot yung RPM. Taas, baba, minsan nasa 850, magiging 1-2, minsan magiging 900. So, hindi talaga siya steady. So, yun ang technique. So, yun ang basic pointers para malalaman yung sira, mga ECB ang sira. Okay? So, yun. So, gawin natin, maglililis na tayo. Okay? Hope na ako ng total cleaner para maganda yung linis natin, guys. Okay, maglililis tayo, guys, ng total body. Ingat kayo dito dahil medyo maano sa ano to sa balat sa Makati. And to be penetrated, guys. Kaya ingat kayo na hindi kayo ba na ma-expose sa chemical dahil sobrang
Ito naman yung butas ng kanyang mass airflow pressure. So importante yan guys. Kailangan malibisan nyo rin yan. Sealant. So, ang suggestion ko sa inyo, huwag nyo lagyan ng sealant guys. Kasi hindi yan na, hindi siya nakakatulong. Bakit? Kasi nga, mababarahan yung mga maliliit na butas tulad ito. So, pag nabarahan yan, nasakit sa ulo yan, kaya yung makina mo inaandar. Okay, dahil kulang na siya ng hangin. Kaya na-taskan mo na mismo yung kanyang ano. Kaya huwag mo nalalagyan ng sealant or silicone gasket. Okay, so yung mga basic painters guys. So dito nakalocate yung kanyang throttle body, throttle position sensor o TPS. Okay, so okay na yan. Saan lang natin. Okay na guys, malinis na. Swabe na, linis. Pero mas maganda may palinis ito, yung tatawag na yung yung buhangin o yung tawag niya, ang tawag niya, nakalimutan ang tawag niya eh. Para mas talaga matanggal talaga yung mga parang maririt-liit na dumi. Okay. So, dito naman tayo, next naman tayo dito guys. Pag nag-overhaul kayo, kailangan niya nilinisin niya talaga. So, hindi niya nilinisin ng mga mabuti, nagkakaroon siya ng problema sa idling. Sulat ka bago mag-overhaul, bakit pangit ang bus. So, hindi mo makuha yung tamang arangkada o yung tamang idling na tipong hindi mo lang marilig yung makina pag umaandar. So, yun dapat guys ang birada dyan. Okay, so naubos isa. Kita nyo. Thank you.
nagkarain na. Para maganda yung contact ng kuryente. Okay. Yung pressure switch guys. Kailangan din yan. Para malinis talaga siya. Malakas yung din ng TPS. Okay guys, mag-assemble tayo. Mag-release pa na ako. Okay guys, so mag-assemble tayo guys. Ito yung kanyang agatawag na ano. Asang ko na para ako guys. Yung ano, mass airflow pressure. So, re-reading yan para magugulat kayo pag once na mayroong vacuum leak. Magkataas RPM. Kapag yung nag-reviving yung engine dahil sa yan. Ayo ano yung vacuum leak, so nare-reading yan guys, so kapit mo din dito ang kapatid mo na ito. Okay, tutupin natin ang nut guys, ay nut yung ano screw bolt. Ganun siya kasimple buuhin. May idea ba? Okay, so mag-ipit tayo. Kailangan silyado, silyado para hindi mag karoon ng leak yung coolant. Kasi pag nagkaroon ng leak ang coolant, magbabawas ang tubig. Baka mag-overheat yung unit. Okay. So tama-tama talaga yung fit niya guys. Estimate mo naman yan. Mahalaga na linisan na yung buong mechanics yan dito sa loob. Kasi may iba kasi naglilinis ito, hindi na ito sinasali. Is maliit kapag na nakasali yan guys. Ito. Pagkartan tayo guys para ma-assemble natin yung buong mechanism. So overhaul, general overhaul ng Suzuki Big Eye. So ito yung kanyang ano ha, yung ISAB. Okay. Okay, so maghihigpit kayo, kailangan tama-tama lang din. Okay. Yun. Okay. So note is yung kanyang pressure switch. Kita niyo ang pressure switch. Ano, maliit na yung butas yan. Pero malaking ano yan guys. Malaking malaking tulong yan. And yung pressure na yung airflow, yung mass airflow sensor ng kanyang pressure. I-re-reading nito. Yung laman ng buong mechanism ng intake side. Kung ganun siya
guest talaga tayo pasok, guys. Wait lang. Ayun, pasok din. Ayan. Unlock. Walang timing yan, kahit ang position din, guys. Kung yung map niya, walang ano to, walang timing. Basta ma-bolt mo lang yan, okay na yan. Talaga yung o-ring niya hindi sira, para yung pressure hindi mag-leak. Okay. Hingin ang kasama ko sila kagawa. Yung kanyang throttle position sensor. Ito, kailangan alam mo yung timing nito pag magtanggal ganito. Kailangan na basa mo na yan, guys, kasi pag hindi mo yan alam, simple naman yan eh. Kailangan tutulak mo siyang konti dahil naglalaro ito. Meron tong magnetic field sa loob. Okay, so pag wasa, tinulak mo na yan, pabandingan yun. Tataas yung magiging 6 volts na yan. Tataas na yung RPE mo. Mataas na sa mga 1.5, 1.6. So kailangan tamang angat lang. Yung parang tipong may timing naman kasi yan eh, pag pinasok mo yun, pinasok ko dito, meron naman yung sariling timing, guys. So yan o, kita nyo diba, yan o, meron na siyang laro. So nakadepende na yan sa'yo kung anong passing position gusto mo. Pero pag umandar siya, actual mo na siyang iti-test. Okay, kukunin mo yung 5 volts. So kailangan meron na siyang laro, yan o. So sentro mo lang agad automatic. Eh, kung magtatanggal ito, kailangan na mayroon kumarik. Hindi mo kabisado, mag-marking ka para hindi ka malito. Kasi pag nalito ka na, hindi mo na alam paano mo ayusin yung unit. Kapit ko muna isa. So, ayan o. So, mayroong adjustment. So, adjust mo na for final. Pag nandoon na, pag umaandar na yung engine, i-actual mo na yung reading sa 5 volts. So, tinanggal natin yung sentro. So, isi-sentro mo lang din. Ayan, para sure bolt talaga siya. Okay, so higpit. Ayan, i-open yung kabit, set up. Okay, ito na. Okay. And then, kakabit na natin dito sa kanyang body. So, ayan. Okay na, guys, almost fix na natin yung fixer. So italagay natin dito sa hindi manifold assembly para bukas diretso na. Na guys, buo na yung mechanism, nalilisan natin. Ilagyan ko muna ng cellophane para hindi mapasukan ng mga insekto o ano sa loob. So gawin natin, ikakabit na natin ito, guys. Malinis yung mga sensor lahat, yung kanyang IAC, IACB, tapos yung kanyang tinatawag na mass airflow pressure switch sensor, and then yung TPS niya. Okay, so kabit na natin, guys, dito. Yan. Yun, first cluster na maayos. Yun, so check natin yung ano niya, o-ring niya. Okay, so set up na yan, guys. So diretso niya sa kabit. Okay, so set up na, guys. Okay na siya. Ito naman sa kanyang IECB. So yan. Okay, so bolt na lang ilalagay natin, guys. Pagkatapos, sunod natin yung kanyang sa kanyang flywheel. So ilalagay natin yung flywheel doon na mismo sa pag nakabit na natin doon sa may unit na yun. Okay,
So far, ito lang muna yung sistema na ginawa natin. At least, nakuha nyo yung basic pointers, guys, kung paano siya ikabit, paano siya itatiming yung kanyang mechanism. Mula sa conrod bearing, main rod bearing, piston, yung piston niya, yung arrow, yung timing doon, and then yung kanyang timing ng conrod bearing, tsaka main gap bearing, and then yung kanyang setup nito. At least, nakuha nyo yung basic pointers ito, guys. Tsaka yung sistema naman dito sa valve train mechanism ng overhead camshaft. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Shout out sa ating lahat. Sa ating lahat ng mga mekaniko, mga banggita mekaniko, sa mga bagong mekaniko, at sa mga unit owner, at sa lahat ng aking followers, subscriber ng Carskling TV at ng Carskling Auto Repair Shop FB page. So, God bless sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. See you. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da